Isang mapagpalang araw na naman mga guys, Joseph TV 968 nga pala at ito na naman ang ating kwentong idea na pinamagatang Lakbay sa Gabi, isa itong horror story ng mga magkapatid at kaibigan. Bago natin simulan ang kwentong ideyang ito, huwag kalimutang mag-subscribe and like sa videong ito, kung okay na guys, tara let's go! Grabe na talagang init sa city. I wanna go somewhere else na fresh naman sa mata ko. Reklamo ni Jenna. Isang college student sa kursong Comsci. Bata pa lamang ay hindi na nakaranas pa ng hirap si Jenna. Ipinanganak sa pamilya ng mga negosyante at hasyendero sa isang kilalang probinsya. Bunso sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang kuya ay isang doktor sa isang malaking private hospital at ang kanyang ate naman ay namamahala ng kanilang mga negosyo. Si Jenna ay isang tipikal na spoiled brat na sunod sa layaw anuman ang gustuhin. Gawa nga nang siya ang bunso sa pamilya ay ibinuho sa kanya ang lahat ng pagmamahal ng kanyang mga kapatid at ng kanyang magulang. Bihikan siya pagdating sa mga kaibigan at maging sa lalaki, kung kaya't magpasa hanggang ngayon, ay single pa rin siya. Bakit hindi na lang kaya tayo mag road trip papunta sa province ni Jenna? Di ba maraming ilog at talon sa lugar nyo? Balita ko pa nga eh. Dinarayo yun gawa ng malamig daw doon, kahit na ngayon summer. Sulsul ni Alex, na isa sa kaibigan at classmate ni Jenna. Ito ang kanilang paksa habang nasa isang coffee shop malapit sa kanilang pinapasukang eskwelahan. Takot na lumabas nang dahil sa init ng araw na pumapasok sa kanyang sensitibong balat. Ewan ko nga, di ba ako nakapunta doon ni minsan? Sa mga kwento ko lang naririnig ang tungkol sa property namin doon. At saka walang Starbucks doon. Di ako mabubuhay ng walang kape. Ang mahabang tugon ni Jenna. Subalit ng araw din na iyon, bandang hapon at nasa bahay na siya, tiyempo namang naging paksa ng usapan ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang hasyenda. Bubuksan na kasi ang farm nila sa publiko kasabay ang bagong restaurant na itinayo sa gitna ng malawak na hasyenda na napapalibutan ng gubat. Jenna, iha, I want you to visit our farm. Dalaga ka na ngunit, niminsan ay hindi mo pa nasisilayan ito. Maganda doon, tamang-tama sa summer. You can bring your friends if you want. Ika ng kanyang ama, na noon ay nasa sala at nag-e-enjoy sa pagkain ng isang hilaw ng mangga na may bagoong at sili. Hey Dad, ano naman ang gagawin ko doon? Puro baka at ostrich ang nandun. Pwede ba dito na lang ako? Himutok ni Jenna. Ganito na lang. Pagkatapos mong bumisita doon, ibibili ko yung gusto mong kotse at papalitan na natin yung luma mong sasakyan. Deal? Alok ng kanyang ama. Hello Alex, nasabihan ko na sila Ina. Bukas ng hapon ang alis natin. Excited na ako sa road trip natin. Magiliw na sambit ng dalaga. Takang napa-oo na lamang si Alex nang dahil sa noong umaga lamang ay halos makipagtigma na sa kanya si Jenna sa pagtangging bumisita sa kanilang probinsya. Tapos eto at minamadali siyang mag-empake para sa road trip nila papunta doon. Dumating ang umaga at excited itong nagpunta sa kusina upang i-check ang mga baon nila na ipinagawa niya sa kanyang yaya. Nasa 12 oras kasi ang biyahe at walang eroplano ang masasakyan papunta doon, kung kaya't kotse niya lamang ang gamit nila. Bago pa umalis ay mahigpit na bili ng kanyang mga magulang na dumiretso sa kanilang rest house na nasa address naman at map illustration na ibinigay sa kanya. Pinagbilinan pa ito na huwag nang dadaan pa kung saan saan at lalong lalo nang huwag basta-basta makikipag-usap
sa mga hindi kakilala. Binalak ng ama na pasamahan ng dalawang tao ang mga ito nang may makatuwang at magbantay, subalit mariin itong tinanggihan ng dalaga sa kadahilan ng limitado ang galaw niya kapag sumama ang mga ito. Nang hapon ding iyon ay tumulak na sila papuntang probinsya. Napagdesisyonan nilang hatiin sa tatlo ang pagmamaneho. Naunang magmaneho si Jenna at ang huling bahagi ay si Alex. Gawa ng mas magaling ito sa mga daan, lalo na sa mga lugar na hindi sila pamilyar. Maganda ang mga tanawin na nadadaanan nila paglampas sa boundary ng kanilang lungsod. Unti-unting napalitan ng mga puno, bundok at mga talon ang mga nagtataasang gusali. Ayos ah! Sa view pa lang ay bawi na ang pagod ko. Buti na lang ay sumama ako. Tuwang sambit ni Alex habang pinagmamasdan ang mga nadadaanang talon na nasa halos gilid lamang ng kalsada. Kakaiba din ang laki ng mga puno dito. Nawari niya ay kasing taas na mga gusali sa kanilang nakagisnang lungsod. Nangangalahati na sila sa biyahe. Tatlong bayan pa ay bayan na nila Jenna. Sa mga oras na ito ay si Alex na ang nagmamaneho. Nangalay na ang mga kamay at binti ni Ina. Kung kaya't nakiusap ito kay Alex na siya na ang magpatuloy sa pagmamaneho. Wala namang reklamo itong binata at agarang nagtungo sa driver's seat. Mag-relax na lang kayo dyan. Ako nang bahala dito. Pag-gising nyo ay nandun na tayo. Mayabang na sambit ni Alex sa mga kasamahan nito. Nagpatuloy na ito sa pagmamaneho habang magiliw na sinisilayan ang mga tanawin. May mga panakanakang bahay silang nadadaanan, subalit mas madalas na mga gubat, malalaking puno at katahimikan ang nasisilayan nito. Akmang paliko na sila sa may diversion road nang sa hindi inaasahang pangyayari ay may sumalpok sa likuran ng kanilang sasakyan. Isang motorsiklong may sakay na dalawang tao. Ang isa ay babae at tila asawa nito ang nagmamaneho. Gawa ng makapal ang hamog sa daan ay hindi nito napansin ang kotse at sumemplang ito. Gulat na napapreno ng biglaan itong si Alex na naging sanhi naman ng pagkauntog ng dalawa niyang kasama. Pabulyaw na nagtanong itong si Jenna kung ano ang nangyari. Ano ba Alex? Anong trip mo at bigla-bigla ka nalang pumipreno? Tanong ng dalaga. May bumangga sa atin. Sumalpok yata sa likod natin. Lika, samahan mo ako, tingnan natin. Sabi ni Alex. Magkakasabay ang tatlo na lumabas upang tingnan ang kung anong sumalpok sa kanila. Dito ay tumambad sa kanila ang dalawang taong nakahilata sa kalsada. Duguan ang dalawa at tila walang malay ang babae. Nang bahagyang gumalawang lalaki ay agad nang kumilo si Ina. Sa kabutihang palad ay nursing student ito at kahit papano ay may alam sa mga dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Jenna, tumawag ka ng ambulansya habang tinitingnan ko ang kalagayan ng dalawa. Ikaw naman Alex, kunin mo yung first aid ko sa trunk ng sasakyan. Okay. Sabay na sambit ni Jenna at Alex. Maya-maya lang ay nagkamalay na din ang ginang at umiiyak ito sa sakit ng kanyang kaliwang kamay. Tila ba ay naipangtukod niya ito noong natumba sila. Pakiusap, tulungan niyo kami. Kailangan nating makalayo sa lugar na ito. Delikado dito para sa mga taong kagaya natin. Natatarantang sambit ng Ginoo. Subalit pinakalma ito ni Ina at sinabihang manatiling nakahiga hanggang sa dumating ang ambulansya. Walang reception dito. Paano yan? Walang ambulansyang darating. Isakay na lang kaya natin sa kotse at tayo na magdala sa hospital. Sambit ni Jenna. Basta malinaw ah, wala akong kasalanan dyan.
Nakahinto ako at sila ang bumangga sa atin. Aligagang pagdedepensa ni Alex. Nasa ganito silang sitwasyon nang mula sa dilim ay may matandang babae ang lumitaw. Maamo ang mukha nito at may ngiti habang binabati sila ng magandang gabi. Nako! Napano kayo? Ayos lang ba kayo? Aba, may sugat na Ginoo. Kailangan magamot na kaagad yan. May infection pa. Sambit ng matanda habang nakangiti sa kanila at wari ay nag-aalala. Tama ho kayo. Pero walang signal dito. At malayo yata ang ospital. Dadalhin na lang po namin sila doon nang malapatan ng gamot. Sagot naman ni Jenna. Habang ang Ginoo naman ay sumisenyas kay Alex, natila nagyayaya nang umalis sa lugar na iyon. Hindi maipinta ang mukha nito at tila namumudla pa. Nako, kailangan na silang madala sa ospital. Nagdi-deliryo na yata yung lalaki. Ika pa ni Alex na hindi pala naunawaan ang ibig sabihin ng Ginoo. Tama, tama. Mabuti at may klinika malapit sa amin. Kung babagtasin niyo yung kalsada sa kanan, pagdating niyo sa dulo ay may mataas na gusali na may malawak na bakuran. Sabihin niyo lang na si Nana Magda ang nagpapunta sa inyo. Hindi kayo maliligaw sapagkat nag-iisang mataas na bahay lamang iyon. Mga 30 minutong biyahe mula dito. O siya, ako'y tutuloy na at may kailangan pa akong puntahan. Maiwan ka na kayo, ha? Mahabang paliwanag ng matanda at ito ay nagpatuloy na sa paglalakad sa kakauhian. Nawala na ng malay ang dalawang pasyente kung kaya't pinagtulungan na nila itong buhatin sa sasakyan at humarurot na sa direksyong itinuro ni Nana Magda. Malilihis sila ng destinasyon nila, subalit mas minabuti na nilang tulungan ang dalawang naaksidente. Naisip pa nila na oras na maihatid na nila ang dalawa ay ieskapo na din sila pabalik sa biyahe. Nasa 30 minuto na din nilang binabagtas ang daan habang pakapal ang kakahuyan. Maya-maya pa ay may mga mangilan-ngilang bahay na rin silang nadadaanan at sa dulo ay natatanaw na nila ang bahay na itinuro sa kanila ni Nana Magda. Pagdating doon ay nagtataka naman itong tatlo sapagkat nandun na at nauna pa sa kanila si Nana Magda. Subalit nang dahil sa emergency iyon at gusto na din nilang magpatuloy sa biyahe nila ay nagmamadali na silang ibinaba ang dalawa na hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa rin malay. May dalawang malaking lalaki at isang magandang dalaga ang sumalubong sa kanila kasama ni Nana Magda. Tinulungan silang buhatin ang mga pasyente habang sila naman ay sinamahan papunta sa salas ng bahay. Magkape na muna kayo bago kayo tumuloy sa biyahe. Malamig sa daan. Sariwang kape ito, kagagawa ko lang kanina. Tiyak na magugustuhan niyo to. Pag-aalok nitong si Nana Magda. Tatanggi pa sana itong si Alex sapagkat katingkati na itong umalis bago pa magkamalay ang dalawang pasyente. Subalit, ay sige po Nana Magda, gusto kong matikman niyang kape ng probinsya. Sabik na tugon ni Jenna. Wala na ring nagawa itong si Alex kundi ang tumango at matyagang maupo sa salas habang nag-aantay sa kape. Isang lumang bahay ang napuntahan nila na tila daang taon na nang ito ay unang naitayo. Maging ang mga sahig ay gawa sa mga tabla na pinakinis lamang. Nasa bawat hakbang mukha nga ay may kasamang langit-ngit na nagmumula dito. Napansin ni Alex na ang mga litrato sa kabahayan ay mga mukha ng mga taong wala roon. Pilit niyang inisa-isa ng tingin ang mga larawan, subalit walang Nana Magda doon.
pati na rin ang dalawang lalaki at yung dalaga na ayon sa kanya ay mga anak niya ay wala rin sa litrato. Ipinagpalagay na lamang niya na baka isa ito sa mga tinatawag na ancestral house at ang mga tao sa litrato ay ang mga ninuno nila. Naiinip na itong si Alex. Excuse me? Saan yung banyo ninyo dito? Maari bang makigamit? Tanong ni Alex sa dalaga na noon ay kakapasok lang sa sala at may bitbit na biskuit. Pumasok ka sa kaliwang pinto. Diretsuhin mo lang ang pasilyo at sa bandang dulo sa kanan ay may hagdanan pababa. Sa kaliwa noon ay ang banyo. Sagot ng isang malaking boses sa likod ni Alex. Muntik pang mapatili itong binata. Isang matandang lalaki ang iniluwa ng dilim na nagpakilalang Tata Gilo, asawa umano ni Nana Magda. Nagpasalamat naman itong si Alex at nagtuloy na sa paglalakad. Habang itong sila Jenna ay abalang nagkakwentuhan sa sala at matyagang nag-aantay sa kape, isa sa mga kahinaan ng dalaga. Kapag usapang kape kasi, kahit noong bata pa siya ay mabilis itong napapa-oo sa mga bagay-bagay kapalit ng masarap na kape. Kamusta na po kaya yung ali at yung mama? Nagkamalay na po kaya sila? Tanong ni Ina. Sana naman ay maayos na sila. Dugtong pa ni Jenna. Huwag kayong mag-alala. Mula pa sa mga kalololohan ni Magda ay mga magagaling na manggagamot na. Magiging maayos din ang dalawa. Sabay ngising tugon ni Tata Gilo. Lakad ng diretso, tapos dulo, kanan, tapos hagdan. Teka, kaliwa ba o kanan? Ah, kanan yata tapos akyat ng hagdan. Tapos kanang pinto sa dulo, yun yung banyo siguro. Ang layo pala. Paano kapag emergency at di mo na kayang pigilan? Ganto palayo ang banyo nila? Reklamo ni Alex na noon ay nagmamadali ng papunta ng banyo. Subalit mali ang kanyang pinuntahan. Maling kwarto din ang kanyang napasukan. Ah, eto na yata. Sa wakas. Pagbukas ng pinto ay ganun na lamang ang panlulumo ni Alex. Walang saplot ang dalawang pasyente. At nakatali ang mga ito. Aktong patakbo na sana ang binata nang marinig niyang umuungol ang mama. At wari may gustong sabihin sa kanya. Takot man ay lumapit ito sa baybulong ng lalaki. Umalis na kayo dito. Hindi sila tao. Dito kami nang galing kanina. Nakatakas lang kami bago kami sumalpok sa kotse niyo. Mangasa mo sila dito. Kunin na ang lahat para sa akin at sa kasabay kong nakulong dito. Pero kayo, may pag-asa pa kayong makalis. Siguraduhin mong walang kakainin o inumin ang mga kasama mo. Sige na, alis na. Huwag kang magpapalata. Sa likod kayo dumaan, mas mabilis kayong makakalabas to. Ang mahina at mahabang utos ng lalaki. Nang bigla itong naputol nang may marinig silang mga yabag ng kung sino na paparating sa kanilang kwarto. May itinurong maliit na butas ang mama at doon daw lumusot si Alex para makabalik sa pasilyo. Sa takot ay hindi na ito tumuloy pa sa banyo at sa halip ay nag-isip ito ng dahilan kung paano sila makakatakas. Nagmadali na ito bago pa man makainom ng kape ang dalawang dalagang kasama niya. Sakto naman na pagbalik niya ay nakahain na ang mga kape at biskuit. Wala na doon si Tata Gido. Maging ang mga anak nito ay wala na rin.
Tanging si Nana Magda na lamang ang naroon kasama ang dalawang dilag. Ay, sa wakas ay nandyan ang kape. Nana Magda, maalala ko lang po. Nasabi niyo na kagagawa niyo lang ng kape. Nagkataon kasi na mahilig itong si Jenna sa kape. Maari po kaya kaming bumili kahit konti lang nang may maibaon naman kami sa biyahe namin. Kung okay lang po. Mahabang saad ni Alex. Ito ang naisip niyang dahilan nang mapaalis niya si Nana Magda at masabi niya sa dalawang babae ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Naisip niya na sa oras na bumalik ito sa kusina ay hihilahin na niya ang dalawa at upang makatakas na sila. Naisip niyang saka na lamang niya ipapaliwanag ito kapag nasa sasakyan na sila. Abay, oo naman iho. 200 para sa 1 kilo ng kape. Saglit lang ha. Ikukuha ko lang kayo ng kape. Oh, siya. Inumin niyo na yung kape habang nag-aantay kayo sa akin. Dapat ubos na yan pagbalik ko ha. Pangising sambit ng ginang at nagtungo na ito sa kusina. Alam ni Alex na yung mga kalalakihan ay nasa itaas na at nandoon sa dalawang biktima nila. Guys, mga aswang sila. Tara na, sundan niyo ako. Sambit ni Alex. Ha? Ano to, Joe? Sabi pa nila Ina. Patay na yung dalawa. Mga killer sila dito. Tara na bago pa sila bumalik. Nagmamadaling sabi nito. Naguguluhan man ay sumunod na ang dalawang dalaga. Baka sa mukha ni Alex ang pamumutla at pagkataranta. Kung kaya't hindi na nagtanong pa ang dalawa at tahimik na sumunod na lamang ito. Sa kabutihang palad ay hindi na naligaw pa itong si Alex. At tinandaan na niya ang daan sa likod noong pabalik siya ng sala. Pagkalabas na pagkalabas nitong tatlo ay kumaripas na sila ng takbo papunta sa sasakyan. Nang biglang may nakakagimbal na atungal ang pumailan lang sa katahimikan ng gabi. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang binata at pinaharurot na ang sasakyan. Paglingon ni Jenna ay masamang nakatitig sa bintana si Nana Magda habang may dalawang malaking aso naman ang tumalon mula sa bintana. Sa itaas ay may isang nilalang na lumilipad at pasubod na sa kanilang sasakyan. Tinodo na ni Alex ang bilis ng takbo sapagkat malapit na silang maabutan ng mga ito. Ano ang mga iyon? Ayoko na dito. Uwi na tayo. Takot na saad ni Jenna habang si Ina naman ay tulala. Mga aswang daw sabi nung manong na tinulungan natin. Nakita ko sila sa isang kwarto. Nakatali. Yung babae wakwak na yung tiyan at wala nang laman loob. Wala na ding paa yung mama. Siya ang nagsabi sa akin na tumakas na tayo. Siya din ang nagturo kung saan tayo dadaan. Sagot ni Alex habang nagmamaneho at palingon-lingon. Sa unahan naman ay may nakaharang na napakaitim at napakalaking baboy ramo. Tila ba kasing laki ito ng isang baka. Sa gulat ay natabig ni Alex ang manibela at napaliku ito sa isang lumang kalsada na tila bihira na o mas tamang sabihin na wala nang tumadaan pang sasakyan. Nagtatakang napalingon naman ang tatlo nang huminto ang mga aswang na humahabol sa kanila. Pinagmasda na lamang sila nito at hindi naman nasumunod pa. Ay salamat, napagod yata kakahabol sa kotse mo, Jenna. Kahit bulok eh may ibubuga pa din pala. Sambit ni Alex. Nagawi ang magkakaibigan sa isang lumang daan na gawa sa bato. Tila sinuunang kalsada pa ito. Sa unahan ay tanaw nila ang isang malawak na tulay na gawa rin sa bato. Ang mas nakakamangha pa dito ay may higanteng puno sa gitna nito na tila may lagusan kung saan lumulusot ang tulay. Nagliliwanag ito gawa ng ilaw na mula sa buwan.
Nang muli ay may narinig silang alulong at pagatungal, kung kaya't muling binilisan ni Alex ang patakbo. Subalit mula sa kakahuyan, ay may isang tila tao ang lumabas at sa gulat ni Alex ay tarantang napihit ang manibela na naging dahilan ng pagkawala ng kontrol niya sa sasakyan. Umikot-ikot ito at nawala ng preno bandang tulay na. Huli na nang makita ni Alex ang isang malaking bulto ng nilalang sa harapan nila. Pumanga dito ang sasakyan at umaob. Umilapo naman sa ilog ang nilalang at kasunod nito ang pagsigaw ni Ina na tila naipit sa backseat. Ayos lang ba kayo? Sambit ng tinig ng isang lalaki na nagmumula sa tinilaluan. Salamat sa panonood at pakikinig mga guys. Joseph TV 968. Peace out.